Uy, ang daming nagulat. Ako na po. Ang daming nagulat, boy, sa napakagandang at malaking project na gagawin mo. Ano yung pwede mong sabihin sa amin, ikwenta sa amin? Well, ito yung made in Malacanang. Mm. To be directed by the writer himself, Director Daryl Yap, Palangka Awardee. Mm. Ako, nakakatuwa po. It's a great honor, great blessing for me para maging part ng pelikulang ito. Unang-una, binigay sa akin ang script. Talagang ito eh, talagang honest to goodness, eh, talagang pang-awardee talaga yung script. Eh. Maganda talagang award winner talaga itong script. Hmm. Wala akong masabi sa script kasi lahat nandun doon eh. Okay. Patatawanin ka, paiyakin ka, lahat. Okay. Ang ganda ng script, wala akong masabi. Kaya isa to sa mga aabangan ng tao talaga. Anong pakiramdam nung unang inalok sa'yo na ikaw ang magbibigay buhay sa role ni dating Presidente Ferdinand Marcos? Of course, I was elated. I was flabbergasted na... Diba? Ako talaga. Sabi ko gano'n eh. Alam mo naman na kayo, napakahilig kong gumanap ng mga karakter na ganyan. Lalo na eh, about history. Mm. Malapit po, nasa puso ko pa yan eh. Kaya ako'y proud na proud at saka excited ako. Paano gagawin to? Kailan gagawin to? Ganun kagad ang ano ko. Mm. Pwede na bang makipag-meeting kay Direk? O kailan siya libre? Ganun. Mm. So gusto ko muna mabasa yung script. Okay. Agad. Gusto ko makita ano ba yung challenge. Mm. Diba? To play Ferdinand Edralin Marcos, it's not an easy task. Yes. For an actor. So paano ko bibigyan ng justice ito? You know, mga ano. Okay. Yan ang ano ko, yan ang passion ko. Yes. Talagang ma-challenge sa mga ganyang klase. Boy, nagkaroon na ba ng chance na makausap mo as preparation yung mga members ng family, Marcos? Meron na ba ganun? Well, I've spoken with President-elect BBM. Okay. And yesterday, magkakasama lang kami nila na Senator Aini. Okay. So, nakapagtanong naman ako ng ilang questions. Okay. Okay. Okay, napaka-controversial ng buhay ng pamilya Marcos. Ready ka ba sa mga magiging reaction ng lalo na ng mga netizens after watching the film? Ready ka dun sa lahat ng mga reaction na yan? Of course, ready o hindi, talagang dapat. Kailangan talaga, ang ano lang naman, ang sa akin naman is, kailangan mabigyan ko lang ng justice yun. Yes. I'm an actor. Mm-hmm. As an actor, hindi lamang ang ginagawa ko lahat ng klaseng character dream kong gawin. Mm. Yung mga mahihirap. I did Jose Rizal. Uh-oh. From Huawei to Jose Rizal. Yes, yes. From public enemy number one to our national hero, I did. Yes. So, but this playing a president of the Philippines, of course, this is another challenge for me. Mm. This is a new one. This is, hindi ko sasabihin madali po ito. Oo. Boy, napakalawa kasi ng buhay ni Ferdinand Marcos. Ano yung pwede natin sabihin? Ano yung part na magbibigay kayo ng pansin? Or ano yung pagtotoo ng part ng buhay ni dating Ferdinand Marcos? Dahil napakahaba ng naging buhay niya. Well, according sa script, ito yung last 72 hours nila sa Malacañang. Okay. Malaking challenge dahil... si President noon, Ferdinand Marcos Senior, medyo may sakit na siya ng konti. Yes, yes. May sakit na siya doon. So, ano itsura niya? Paano siya magsalita? Mm-hmm. Yung mga ganun, inuubo ba siya? Mm-hmm. May lagnat ba siya? Mm-hmm. Nakakapaglakad ba siya? Mm-hmm. O nakaupo lang siya palagi? Mm-hmm. Those things. Those questions has to be answered. Okay. So kailangan malaman ko yun mga yun. So, okay. Yun yung mga question ko. Uh-uh. Yun yung mga dapat kong sagutin. Yun yung mga pinaghahandaan mo. Pinaghahandaan ko at mapapanood yun po yun sa pelikula. Okay. Boy, napaka good news din dahil isa pang good news sa'yo is naayos ng unti-unti lalo na sa mga anak mo. Ah, di ba? Nakakatuwa, boy. Bilang isang tatay, anong pakiramdam? Ang saya na. Oh, of course ako napakasaya dahil nakakatuwa dahil yung... Eto, last Father's Day. Yes. Magkakasama sila.
yung isa lang hindi nakapunta dahil nasa Bohol, of course, mayroong ano doon, may commitment. So, pero nakakatuwa magsama-sama sila lahat. Mm-hmm. Yan na nakaka... Para bang ano ba to? A dream come true. Diba? Oo. Diba? Parang ngayon, kung pipilitin kong mangyari yun, hindi mangyayari yun. But it happened. Oo. It happened like a flow of water. Oo. Natural na natural lang nangyayari. Well, I've been praying about this to happen. Kaya siguro answered prayer lang. Nakakatuwa. Makaganda. Oo, tunay po nakakatuwa. Kamusta po yung relationship mo ngayon sa mga kids? Well, okay lahat. Masaya kami. We had a grand time. Itong last Father's Day. Kami, kwentuhan. Balik sila sa bahay. Nakakatuwa. Kwentuhan doon. And of course, reminiscing those kids' days nila. Kung paano ko sila pinapagalitan, paano kami nagkukwentuhan. Mm. Though, lahat, iba-iba kwentuhan. Tawa na, pati si Diego was there. Uh-oh. And Diego invited a couple of his friends also. So, yun, pati yung tawa na, kakantahan kami. Yes, yes, yes. Lahat sila kumakanta eh. Katuwa eh, puro talented. Okay. Katuwa. Nagkaroon po, masasalga na nagkaroon ng konting gap sa relationship niyo. Ang naging, ano po ba, naging mas close po ba masasabi niyo yung anak ko sa inyo? Oh yeah. Alam mo, for a reason nangyayari yung mga ganun. But yun nga, tama yung sinabi ng Diyos, rejoice every day, pray without ceasing, and everything, be thankful. So I'm thankful na nangyari yun. Yeah. Kasi tama ka. Kung hindi nangyari yun, hindi mas closer. Mm. Kasi mas iba yung bonding eh. Iba yung pagka yung adhesive na nangyari sa family noong nagkaroon ng problema. At parang sa isang tao lang, kung paliliitin mo sa isang tao, kung hindi ka magkakaroon ng mga problems, you will not become a better person. Yeah. Diba? Hindi mo pa pwedeng puro good lang nangyari sa'yo hanggang dulo na. Wala namang ganun eh. So kasama sa buhay talaga yun. Okay. Boy, isa pa sa good news, national, bukod kay Ate Guy, national artist na rin si Direk Marilu. Yes, I'm so happy. Dapat naman talaga. How do you feel about that? Yes, I'm so proud and I'm, kasi I'm part of it. Yes. Parang kapatid, magulang, lahat. Oo. Everything, a friend, more than a friend, uh-oh, si Direk Marilu. Oo. And how I wish, nandito siya para tanggapin yun, you know, herself. Siya mismo yung ano, tatanggap. And talagang ano yun, long overdue na nga. Yes. Kung nandito pa siya kasama natin, ano sa tingin mo reaction niya? National artist. Ano sa tingin mo magiging reaction? Siyempre, tuwan-tuwa yun. Oh. Of course, tuwan-tuwa yun. And I'm so proud of her. Pero talagang ano niya yan. Destined yeah, siya to be a national artist. Well deserved talaga. Mm. Worthy of the award si Direk Marilu. Libiro yung ginawa niya. Yes. Para gawin yung Jose Rizal na yun. Yes. I know I'm part of it, but it's on her. Kanyang idea, kanyang script yun, kanyang, of course, we can list script yun, but another national artist. Another national artist, di ba? Andun pa. So, I'm so proud of Ricky. Congratulations kay Ricky at saka kay Direk Marilu. Mm. Alam ko, narinig niya pa rin ako. And also, sa lahat ng mga naging national artist. Mm. Also, I've worked with Ate Guy also. Guy, alam mo si Ate Guy, actually, sa totoo lang, trivia ito. Oh. When I was 10 years old, I was nobody. Of course, 10 years old ako. Hindi naman po pa sumasagi sa isip ko mag-aartista ako. Isa ako dun sa mga bata sa lansangan na sa Santa Ana, Maynila. Akalain mo na paniginipan ko yun, magkasama kami ni Ate Guy sa bus. Mm. Sa ibabaw ng bus. Oh. At may shooting. Oh. Ewan ko pa paano ako napunta ron. Napaniginipan ko talaga yun. Oh. Well, ang naisip ko nun, dahil ang mother ko was Noranian. Mm. 100%. Yung tipong typical Noranya na pag may sinabi kang pangit kay Ate Guy, away. Wala na. Magkaaway na kayo habang buhay. Ayun ang mother ko. So, akala ko ganun lang. Pero hindi ko alam na magiging artista ako. Ayun yung trivia na. Okay. About Ate Guy.
Nasabi mo yan kay Ate Guy nung nakita kayo? Nakwento mo sa kanya? Parang hindi. Okay. Oh, magkasama kami kasi ang bilis eh. Oo. Ewan ko lang kung nasabi ko ha. Hindi ko nakalimutan ko na rin. Parang nasabi ko na. Na pero ewan ko kung matatandaan pa niya. Okay. Kasi ako, kahit ako, hindi ko na matandaan eh. Sir, siguro last na po. Kasi marami po puso, ano po ngayon sa mga anak niyo po, baliktan po tayo. Na madalas po silang na ano, sa social media, magbabash, pumapatol sa pinapatulang, pinaano po sila ng mga netizens. Bilang tatay po, paano po sila? Anong sinasabi sa kanya? Yung mga comment negative. Alam niyo naman sa social media, naapektuhan ka ba nun or paano mo sila ginag-guide? Hindi na, oo, sabi sa kanila, huwag na papatulan yun. Patulan yung mga ganun. Kasi, alam mo naman ang gusto nila, patulan sila. Yeah. Why give them that? Uh-uh. Why give them the victory? Diba? Okay. Why give them the pleasure of being replied? Yeah. Diba? Tama. Huwag na. Talo na kung hindi naman kapatul-patul yung mga bagay na yan. Papatulan mo lang yan kapag kailangan mo ng, kapag may cybercrime na. Hmm. Yan. Iba na yun, malalim na yun. Eh, dapat nang kailangan na litigation dyan, yun ang pinakapatol mo. No? Pero kung mga ano lang na ganyan, hindi naman dapat pinapatulan. No? Dead mo na lang. Dead mo ka na lang. Hayaan mo ng iba, marami naman silang fans eh. Yes. Ibang fans nila ang gumaganti para sa kanila. Totoo let the other people do it for them. Oo. Diba? Okay. Salamat.